We are back mga kalapatid sa ating channel, ang Kalapatid Pigeon Love. Today is Monday. So ayan mga kalapatid, nagbigay po tayo ng antibacterial sa kanila, no, mga kalapatid. Yan, nagbigay po tayo ng Doxycline. So hindi po tayo sponsor nito mga kalapatid. So anyway, kung makikita naman po natin sa kanilang mga dumi, ayan, maganda naman po yung kanilang mga dumi, no? So ayan maganda naman po yung kanilang dumi, buo-buo yung kanilang dumi, although malayo yung kanilang nilipad, no? So ayan, kompleto pa rin po tayo ng ating mga jet fighter. Talagang pagmahal mo talaga ang mahal mo talaga sila at nararamdaman nila ang iyong pag-aalaga at pag-aaruga sa kanila, uuwihan ka talaga ng iyong mga alaga. So ayan mga kalapatids, ito binigyan natin ng pang-motivate, no, si Merlin, kasi nga nung una ay mabagal siyang umuwi, pero ngayon mga kalapatids sumasabay na siya dito kay Maximus. Nag-i-speed na siya ng 1-1. So katulad nga kahapon, nag-i-speed sila ng 1-1, no mga kalapatids. Unang dumating itong si Merlin dahil siguro iniisip niya yung kanyang asawa, baka maagaw nito ni Maximus. So ayan, kaya nauna siyang umuwi dito. Kaya no, sa last video natin mga kalapatids, ay nakita ninyo na namamarako pa itong si Merlin. Kaya expected natin na sana magtuloy-tuloy ang kanilang magagandang speed. So dito naman tayo, no, mabalik tayo dito sa ating dalawang naka-entry sa derby. So ang susunod nga po natin na derby race, lap 3, ay sa Irosin, Sorsogon. So kaya kinakailangan makarecover agad itong ating dalawang jet fighter na ito. So kahapon nga mga kalapatids ay hingal na hingal at parang walang boses itong si Commodus. So ayan, malat na malat na malat. So ayan, parang kumbaga sa tao eh, talagang wala ng boses itong si Commodus na dumating dito. At eto namang isa mga kalapatids. So ayan, cut off lagi. Hindi natin alam kung bakit lagi siyang cut off. Inutil! Tarantado! Pag dumarating dito sa ating loft. So expected naman natin mga kalapatids na uwi lang sila ng uwi dito sa ating loft. Masaya na si kalapatids Pigeon Loft. So ayan. So nag-speed nga po itong si Commodus ng 985. So ayan mga kalapatids, hindi na po masama para kay kalapatids Pigeon Loft dahil almost 300 kilometers na po yung kanyang nilipad kahapon. So kaya ayan, binigyan po natin sila ng konting flyer mix, saf flower. So ayan mga kalapatids, pakikita ko po sa inyo itsura ng saf flower, no. So ayan, binigyan po natin sila at binigyan po natin sila ng yung bird seed, konting bird seed mga kalapatids. So ayan, nagbigay po tayo ng antibacterial ngayon dahil ito nga po si Commodus ay pag-uwi po niya talaga naman pong puro putik ang kanyang paa. So alam niyo na po ang ibig sabihin nun, pumukod po siya mga kalapatids. So hindi po natin alam kung saan po siya uminom. Ang nakita lamang pong palatandaan natin sa kanya ay puro putik yung kanyang paa, kaya agad po natin siyang binigyan ng bawang kahapon. So ayan, so po mga to ay binigyan po natin ng bawang. So mamayang hapon nga po mga kalapatids, pagkatapos po ng antibacterial na ibibigay natin sa hapon, ay magbibigay tayo ng bawang juice. So ayan, sana makatulong yung ginagawa nating pagkondisyon sa kanila, no, dahil hindi po biro yung kanilang nililipad sa ngayon. So ito mga kalapatids, pagkatapos po ng San Narciso ay sa San Andres na po lilipad itong si Merlin at si Maximus. So ayan, yan po ang ating update dito sa ating mga jet fighter. So umaasa si Kalapatids Pigeon Loft na hanggang sa huli ay makakaya ng ating mga jet fighter, lalong lalo na po ito na nakasalang natin sa derby, no, lap 3 sa Irosin, Sorsogon, ay makauwi sila ng consistent sa atin. So ayan, uwi lang ng uwi, walang problema kay Kalapatids Pigeon Loft. Ang mahalaga, secure and safe sila at
walang aksidente na mangyayari sa kanila. Katulad nga po mga kalapatids, no, maiba po tayo ng ating kwentuhan ngayon. Yung pong regarding sa kumakalat dito sa Facebook na lambatan. So ayan, mga kalapatids, baka naman na mayroong matataas na official dyan na maaaring makatulong sa ating mga fans here na masawata o matulungan tayo regarding dito sa ating problema kinakaharap dito po sa paglalambat na nagaganap na kumakalat po dito sa social media. So ayan mga kalapatids, humihingi po ako ng tulong sa ating mga veterans na maaksyonan po itong ating mga problemang ito, dahil alam nyo naman po mga kalapatids na hindi po biro ang ating ginagawa dito sa ating pag-aalaga at ating pinasok na hobby na racing pigeon sports. So ayan mga kalapatids, sa pagkukondisyon lamang po ng ating mga ibon, napakalaking budget na po ang ating binagastos dito sa mga ito, no? Mapauwi lamang yung ating mga ibon. So kaya mga kalapatids, humihingi po ako at magkaisa po tayo na natulungan natin ang ating iba pang mga fansir na magtulong-tulong para masolusyunan ang problema regarding dito sa lambat issue, no, na nangyayari. So ayan mga kalapatids, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na marami na rin po nagbablog tungkol po dito sa lambat issue. So sa kaya ang hiling ni kalapatids Pigeon Lop ay masolusyunan po talaga itong ating problema sa lambatan. At least safe na nakauwi itong ating mga apat na jet fighter, no? So ayan, tinam nyo, oh. Magana silang kumain. Although malayo ang kanilang lilipad. So ibig sabihin mga kalapatids, meron lang tayong problema sa naibigay sa kanila regarding sa kung bakit hindi masyadong mabilis umuwi yung ating naka-derby, naka-entry na jet fighter na ito. So ayan. Although nung unang last lap 1, no, nag-speed po si Commodus ng 485 something ganyan mga kalapatids. So pero ngayon lap 2 ay bumawi naman siya, no. Bumawi naman si Commodus sa ating loft, naging 985 ang kanyang speed. So palakpakan po tayo lahat mga kalapatids. So ayan. Ang mahalaga, umuwi sila ng safe and secure sa ating loft. Oh. Yan mga kalapatids, ang ating pong update. So see you po sa ating lap 3 ng derby sa Erosin Sorsogon. So malayo-layo na po yan mga kalapatids, 300 kilometers na po ang ating ililipad. So yan. Siya nga pala mga kalapatids, no, itong si Sarah po ay hinatid po yata dito nung isang ibon, no. So kaya ginabi. So ayan, natutuwa si kalapatids Pigeon Lop dahil hinatid pa siya nung gabi, no, saka umalis yung isang ibon. So anyway, hanggang dito na lang po muna mga kalapatids at i-update ko naman kayo doon sa ating bagong Flyers Loft sa kabila. So ayan mga kalapatids, tingnan po ninyo yung ating mga tine-training na ibon doon. So bye-bye muna mga kalapatids. Moments later. Welcome back mga kalapatids sa ating channel, ang Kalapatids Pigeon Lop. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe mga kalapatids, bigay naman. Pa-subscribe na yan. Like and share nyo na rin para lagi kayong updated sa ating mga palalabas na upcoming videos. So yan mga kalapatids, mayroon akong ikukwento sa inyo. So napakagandang palita nito mga kalapatids sa ating bagong Flyers Loft. So yan mga kalapatids, ang ikukwento ko sa inyo ay regarding dito sa ating mga binubiewing na bagong young bird na isinalang natin dito nga sa ating bagong gawang Flyers Loft, no? So ayan mga kalapatids, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Direct to the point na tayo.
Noong nakaraang linggo, mga kalapatid, for the past 1 week, tayo po ay nagpakawala ng ating ibon. So ayan, mga kalapatids. So ang pinakawala natin ay 4 na ibon, na young bird, mga kalapatids, no? So ang ginawa natin, kung naaalala nyo pa, sa ating last upload videos, tayo po ay gumaya sa sistema ni Mr. Dennis Palma. So ayan, mga kalapatids, yung pong ginagawa niya sa kanyang flyers. So ayan, sa kanyang mga young bird na kinakain, no? So ang ginawa natin, mga kalapatids, tayo po ay naggupit ng 4, 5, 6 na pakpak ng ibon. So sa hindi inaasahan, mga kalapatids, yung isa sa ating mga young bird ay pumitik. So ayan, pumitik. So lumipad siya doon, papunta doon. Tapos bigla na lang pumunta roon. Tapos yan, mga kalapatids, nag-fly away na doon, nag-overfly siya. Gago! So yan, nakikita na lamang natin, mga kalapatids, pagkahapon ay paminsan-minsan nakikita natin siya at atin siyang sinisipulan gamit ang pigeon whistle. So yan, mga kalapatids, meron tayong training whistle, no? So yan, ginagamit po natin ito. So napakahalaga nito, mga kalapatids, itong training whistle. So yan. So ayan, mga kalapatids, napakahalaga po ng ating training whistle na ito. So dahil siguro, mga kalapatids, nung una ay ginagamit natin itong training whistle na ito, at habang siya ay lumilipad, at pag nakikita natin siya lumilipad dito, no, sinisipulan natin siya. Pero anyway, mga kalapatids, doon po siya tumatambay, doon sa bahay na yon, doon sa hardwood. Kasi po, mga kalapatids, meron po doon mga ibon, ano? So mga wild pigeons, so doon po siya napasama. So ang nangyari, mga kalapatids, after 1 week, kahapon nga po, muli siyang nagbalik dito sa atin. So ayan, palakpakan tayo, mga kalapatids. So successful po yung ating ginagawang pag-viewing sa kanila. So tama po ang sinabi ni Mr. Joel Regalario na kung siya man po ay hindi niya malaman sa kanong kadahilanan, pagkatapos mag-overfly ng mga ibon, mga kalapatids, ay muling yung iba, mga kalapatids, ay bumabalik sa loft. So ayan, yun ang hindi niya daw maipaliwanag. So kung inyo pong mapapanood sa YouTube channel Mr. Joel Regalario ang how to lessen overfly ng ating mga young bird, so ayan, nasa YouTube channel niya po yan. Doon niyo po malalaman, mga kalapatids, ang ibang mga tips ni Mr. Joel Regalario. Shout out po sa kanya na atin pong ginagawa yung ating mga sistema na galing din po sa ating mga veterans pansir. So ang sabi nga po niya, mga kalapatids, sa katigasan na rin po ng ating ulo, ayan, tayo po ay excited na makapagpakawala agad ng ating mga young birds. So nangyari, mga kalapatids, napitikan tayo ng isa, pero sa kabutihang palad, ang isang ibon na yon, mga kalapatids, after 1 week, bumalik po sa ating loft. Magaling kang kupal ka! At sabi pa niya, mga kalapatids, hindi po garantisado na ang viewing na ganito, no? Yung viewing area na ganito sa inyong loft ay 100% na makakatulong. Mas makakabuti, mga kalapatids, na ang inyong gagawin ay ganito. So ayan, nakikita po nila, mga kalapatids, ang buong paligid, yung buong environment kung saan sila tatambay. So ayan, mga kalapatids. So kaya siguro sa tulong na rin ni Mr. Joy Regalario sa atin, tayo po ay nakakapagpa-uwi na dito sa ating loft at nakakapagpapasok na rin sa ating trapping ng ating ibon. So ayan, mga kalapatids. So gamit na rin po ito, no? Laking tulong ito, mga kalapatids, itong ating pigeon whistle na ginagamit. Dahil po sa tuwing siya ay nandoon, atin pong sinisipulan itong ating mga young bird. So ayan, lalo na po, mga kalapatids, magagamit po natin ito sa tuwing tayo ay magpapatuka ng ating mga ibon. Gagamitan muna natin ito para
ito ay sinyales na sila ay kakain na. So ayan mga kalapatids. So gusto niyo po bang makita yung ating young bird na bumalik after 1 week? So ayan mga kalapatids. So ba, ito po siya. So ayan. So ayan siya mga kalapatids. Magaling kang kupal ka. Ating young bird na bumalik after 1 week, no? So ayan, ang hirap hulihin ito. Napakailap. So kaya aking pinuntahan muna doon kasi mga kalapatids, tumambay muna siya doon, tumambay siya doon bago siya nag overfly sa ayan dito. So ayan, siguro ay natandaan ng ibon na ito yung ating pito, yung ating weasel, yung ating pag-over, pag-viewing sa kanya. So kaya itong ating young bird na ito ay muling bumalik sa ating log. So ayan mga kalapatids, yan po ang ating magandang balita sa ating bagong flyers log. So maganda naman po talaga ang pauwian natin dito mga kalapatids dahil kitang-kita po nila ang paligid. So nilagyan muna natin ang trapal, no, mga kalapatids, dahil sobrang hangin. So stress pa naman ang mga ibong ito dahil sila ay molting. Nagmo-molt sila mga kalapatids. So anyway, ay yan, butas-butas pa kasi ito mga kalapatids, hindi pa po ako nakakakuha ng plywood na ating ilalagay para dito. So yan, anyway mga kalapatids, so yan, masakit po ang katawan ng mga yan, so pinwersa ko lamang ang mga ito na mag viewing, no? Pinwersa ko lamang na mag viewing kailangan talaga yan mga kalapatids para sa ating mga young bird. So any comments or suggestions mga kalapatids ay para mapag-usapan natin kung ano pa ba ang pwede nating maitulong sa bawat isa ay atin pong pag-uusapan yan dito sa ating channel, ang Kalapatids Pigeon Love. So anyway mga kalapatids, hanggang dito na lang. So masayang masaya si Kalapatids Pigeon Love dahil nakabalik po yung ating isang jet fighter kahapon. So magandang umaga po sa inyo lahat mga kalapatids. Happy flying po sa inyo lahat. At congratulations po sa mga nakapagpauwi kahapon. So ayan. So maraming salamat po sa inyong pag-antabay kay Kalapatids Pigeon Love. At sinamahan ninyo ako sa isang mahalagang yugto ng ating karera. So lap 3 na po tayo mga kalapatids. Irosin Sorsogon. At sa San Andres Quezon. Magandang umaga uli mga kalapatids. Bye bye you. Masalam. Bye bye.